allow me to read from Lamentations 3:22 to 23. Ang sabi po dito, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa Tagalog po, ang sabi, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Amen. Ngayong umaga pong ito, itaas po natin ang ating mga kamay to worship Him. Amen. Itaas po natin at ipalakpak. Amen. O Panginoon, tunay po, Ikaw ay tapat, Ikaw ay dakila. Tinataas ka namin ngayong umagang ito. Amen. Let's worship Him in spirit and in truth this morning. Awitin po natin.
You deserve the highest praises, the highest adoration. You deserve, O God, our voices, our claps, our lives, O Lord. Tunay kang tapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Klarong-klaro, Panginoon. Mula nung 2 years ago hanggang ngayon, mula nung simula hanggang ngayon, Panginoon, klarong-klaro ang katapatan mo, Panginoon. Nararamdaman sa bawat pinagdaraanan, nakikita ka ang iyong kabutihan, Lord. Sa bawat pagsubok ng buhay, hindi ka nang iiwan, Panginoon. Kaya kami ngayong umagang ito'y aawit at magpapasalamat sa iyo, O God. Dahil tunay kang dakila at tunay kang tapat at ikaw ay buhay sa aming mga puso, O Jesus. Awitin po natin ito ng sabay-sabay. Gawin po natin itong panalangin sa ating mga puso. Kaya, O Diyos, ikay aking pupurihin.
Diyos natin ay tapat. Hindi siya nagkukulang. Oh Jesus, worship your name. This morning, not only through our singing, through our claps, but buong buhay namin, buong puso ka naming pasasalamatan at pupurihin ngayong umagang ito. Patuloy mo pong i-encounter at patuloy ko pong mag-minister sa bawat isa na narinito. Maging mga nasa bahay, Panginoon, alam namin you can transcend everywhere, Panginoon, at alam namin marireach mo sila, Panginoon. Oh Lord God, we worship you. We worship you, Jesus. We worship your name on high, Lord God. We worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah, 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 oh Jesus. Our King, our Lord, our Savior, our Provider, our Healer. Worship your name.
Umapo na po tayo. Magandang magandang umaga po. Pwede ba nating palakpakan ang pangalan ng Panginoong Diyos? Amen! Praise the Lord! Salamat po sa worship team together with the multimedia ministry na patuloy na nagiging instrumento ng Panginoong Diyos sa atin pong church. Ngayong pong blended worship service na po tayo. Magandang umaga din po sa mga kapatid po natin na nasa online o kaya via Zoom. Magandang magandang umaga din po. At syempre, sa mga kapatiran po nating naririto po sa atin pong church, magandang magandang umaga din po. Ngayong umagang pong ito, mga kapatid, ay magkakaroon po tayo ng tithes and offering. Ito po ay kaparaanan na kung saan maaari po nating maibalik sa Panginoong Diyos ang atin pong taus-pusong pasalamat at pagsunod sa kanya pong utos na ibinigay sa atin na maaari po nating parangalan ang Panginoong Diyos sa magitan po ng pagkakaloob o pagibigay. Maaari pa rin po tayong gumawa ng online o kaya pumunta po kayo dito po sa church upang ibigay po natin ng taus-puso ang atin pong tithes and offering para sa atin pong Panginoong Diyos. Alright? So samahan niyo po ako, mga kapatid, sa isa pong panalangin. Manalangin po tayo. Ang maraming Diyos na dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami sa napakagandang araw at umaga na binigay niyo po sa amin na kung saan may pagkakataon po kaming makapagsama-sama ngayong umaga pong ito dito po sa amin pong church at sa amin pong Zoom via online worship service po namin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo pong kabutihan, katapatan in providing everything that we need. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga trabaho, sa negosyo, sa hanap buhay, sa lahat ng pagpapala na aming pong natanggap throughout the week. At hayaan niyo po, Panginoong Diyos, na mai-bless po namin kayo at masumpungan niyo po kaming tapat sa larangan po ng pagbibigay. Salamat po, Panginoon, pagpalain niyo po ito at gamitin niyo po ito as we continue to go and make disciples. Lord, we thank you. We honor you and we love you. Pagpalain niyo din po, Panginoong Diyos, ang pangangaral ng iyong pong salita. Nawa, Panginoong Diyos, ay maging kapakinabangan po ito at mas lalo po naming maunawaan ang tunguhin namin bilang mga mananampalataya po ninyo. Ako po, Panginoong Diyos, ay nagpapasailalim sa inyo pong kapangyarihan. Itago niyo po ako sa inyo pong likuran. Hindi po anumang mga bagay ang makita o marinig sa likuran ng pulpitong ito maliban sa inyo pong mensahe na inihanda para sa aming lahat. Lord, we thank you, we honor you, and we love you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay? So, maaari po tayong magbigay para sa atin pong Panginoong Diyos. Magbigay po tayo ng may kagalakan. Maraming pong salamat.
Again, purihin natin ang ating pong Panginoong Diyos at magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayong araw na ito ay magpapatuloy po tayo sa ating pong pagsamba at syempre, meron po tayong napakagandang topic na pinag-uusapan ngayong buwan na ito. At ang title po ng ating pong pinag-uusapan ay patungkol sa Pathways of a Disciple. At ayaan nyo po sa pangalawang linggo sa buwan po ng Marso ay mas maunawaan po natin ano ba ang tunguhin, ano ba ang lakbayin, ano po ba yung dapat po nating lakbayin bilang mga mananampalataya ng ating pong Panginoong Yesus simula po sa pagiging unbeliever, ngayon po ay pangalawang stage na ating pong pag-uusapan. And this month of March, we are talking about the pathways of a disciple of Jesus. So categorically po yan, mga kapatid, Jesus Christ ang atin pong fina-follow. Jesus Christ ang atin pong pinaniniwalaan, Jesus Christ ng Biblia ang atin pong pinaglilingkuran. At ang tinatawag po nating journey natin from the one who does not know Jesus. Kasi nung una pa naman, hindi pa natin kilala ang ating Panginoong Jesus. Nung nabuhay po tayo sa mundong ito, wala pa tayong pagkaalam sa Kanya. Hindi nga dapat po natin alam kung sino po siya na dapat po siyang tanggapin bilang Panginoong Diyos tagapagligtas. At lahat po tayo, mga kapatid, nagsimula sa ganito pong status. From the one who does not know Jesus and to the one who is making disciple. At ito po yung maganda na makita sa ating mga sarili. At tignan nyo rin po ang inyo pong mga sarili. Nung dati, wala pa kay Kristo at sa biyaya ng Panginoong Diyos, disciple maker na ako. At yan ang target, yan po ang layunin, yan po ang tunguhin, yan po yung pathways na atin pong titignan. Ngunit bago po tayong the one who makes disciple, ay meron pa po tayong yung pag-aaralan ano pa po yung nasa gitna. Ano pa po ba yung second after becoming unbeliever, believer, then worker, and disciple makers. Pag sinabi po natin the pathways of disciples, sabi po natin noong nakaraang linggo, yan po ay proseso. Ito po yung proseso na atin pong pinagdaraanan. Okay, bilang mga mananampalataya, ito din po yung direksyon. Kasi nga, bilang isang mananampalataya, dapat nagsasubscribe ka na rin, ito yung direksyon natin. Hindi yung direksyon mo. Okay? Kasi dapat maliwanag sa atin yun eh. Kung tayo po ay naniwala na kay Kristo, parang sinasabi natin, Lord, you become my Lord na. Ikaw na yung masusunod, hindi na ako. Eh? Kung ikaw pa rin na nasusunod sa buhay mo, direksyon mo yan. At ayaw po nating tanggapin po yan, mga kapatid, na ang mananampalataya, sumusunod sa kanyang direksyon. And we do not subscribe to that idea. Kapag tayo po ay mananampalataya na, direksyon na ni Kristo. Ang atin pong basihan, banal na kasulatan. Pag-aralan ng banal na kasulatan, sundin ang banal na kasulatan dahil nandyan yung pathways. Yan ang atin pong tinitignan, tinutungo na bilang direksyon natin bilang mananampalataya. Yan yung tinatawag po nating stages. Kasi nga, kapag ikaw po ay unbeliever, hindi ka kagad disciple maker, hindi rin mapipwede na unbeliever ka pa lang, disciple maker ka na. Hindi naman tinatawag na grade 1 ka pa lang, magpe-perform ka na as a lawyer. May mga stages. Okay? Na dapat po nating ma-acknowledge at lakbayin. Pag sinabing lakbayin, huwag tayong hihinto, kundi magpatuloy. Hangga tayo po ay nabubuhay, sa biyaya ng Panginoong Diyos, meron pa rin tayong layunin na gustong gawin ng ating Panginoong Diyos habang tayo nasa mundong ito. Pinag-uusapan din po dyan, mga kapatid, yung status. Ano ba yung kalagayan natin? Kung ikaw ay unbeliever dati, ngayon po ay believer na, anong status mo na ngayon? Nagpo-progress ka ba para maging worker? Nagpo-progress ka ba para maging disciple maker? Kasi ayaw po natin, mga kapatid, paikot-ikot na lang tayo. Okay, matatapos na naman ng 2022, ang atin pong status, believer pa din. And I do not want you to become like that.
Sa Saved by Grace, mga kapatid, ayaw po namin kayong manatiling maging believer. Mag-progress tayo, may tunguhin tayo, sama-sama po nating lakbayin. Kaya po tayo naririto para magpalakasan dahil pinag-uusapan dito, mga kapatid, yung expectations. Okay? Yung atin pong expectation bilang isang mananampalataya, kasi nga ang ating Panginoong Jesus, kung titingnan po natin, nag-expect siya ng bunga sa atin. Hindi lang natin po sinasabi bilang church, no. Angat ng ating Panginoong Jesus na makita niya sa kanyang mga anak, lumalago, that is expectation. At di lang lumalago, namumunga. Nagdi-disciple. At pag nating sabihin na hindi yan, Pastor, hindi yan nakalagay sa Biblia, no. Expectation ni Jesus Christ yan sa atin. At kung yan ay expectation, mga kapatid, pag tulong-tulungan natin, pag sama-samahan po natin, na ma-achieve po natin yung pathways. Kaya nga pathways, ito yung daan natin, ito yung tunguhin natin, ito yung sabay-sabay nating lakbayin. Noong nakaraang linggo, mga kapatid, pinag-usapan po natin yung loss. Pag sinabi nating loss, hashtag seeker, hashtag loss, okay, hashtag unbeliever. Hindi po sila, wala pa silang genuine relationship. Wala pa sila, mga kapatid, pagkaalam kay Kristo, hindi pa nila nauunawaan ang salvation through Jesus Christ. At hindi rin po nila nauunawaan na kailangan tanggapin si Kristo bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas. Dahil ang ating Panginoong Jesus, maliwanag ang kanya pong purpose sa Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man, who speaks about Jesus Christ, came to seek and to save the lost. Ang kanyang pagkaunawa sa mga taong nabubuhay sa mundong ito na walang pagkakilala kay Kristo, categorically, they are lost and they needed or they need Jesus Christ as their Lord and Savior. At ang sabi po natin noong nakaraang linggo, the lost people must be the priority of the saved ones. Tayong mga mananampalataya, iniisip, pinaghahandaan, pinapanalangin. Okay? Inaabot, pinagpapasensahan, at patuloy na pinapanalangin hanggang makilala sila kay Kristo bilang Panginoong Diyos tagapagligtas. And this church should prioritize the lost ones because primarily our mission is to go and make disciples. And the lost people, they need Jesus. Not only a Savior, but become their Lord ng kanila pong buhay. And basically, they need to hear. They need to listen. They need to believe. They need to adhere. They need to subscribe about the saving grace of our Lord Jesus Christ. Katulad ng sabi ng ating Panginoong Jesus, come, He replied, and you will seek. It's an invitation coming from the Lord Jesus Christ to seek Him, to believe in Him, and he or she will see the great things that he can experience because of our Lord Jesus Christ. Today, mga kapatid, ipagkapatuloy po natin ang atin pong pag-aaral, and we will talk about the next stage of the spiritual journey that a person must be able to take. Eh, ginamit ko po dyan yung word na must be able to take. Okay? Nung ikaw ay hindi pa mananampalataya, okay, ang kinakailangan mo, itong journey na ito. Okay? Next stage po tayo. At sa susunod na linggo, sa biyaya ng Panginoong Diyos, another stage na naman po tayo ng atin pong spiritual journey. At specifically, this stage is from being lost to become a believer of Jesus Christ. Okay? In other words, mga kapatid, ang chair to po natin is the believer. Ang chair one po natin ay lost. Ang chair two natin ay believer. Okay? At alam naman po natin, ang mga believer, ito po yung pagkaunawa po natin sa believer.
A believer is a person who is being able to hear the gospel. Okay. Yan po mga kapatid ang mga believer sa kanila pong buhay, narinig na nila, naunawaan po nila ang kanila pong spiritual condition. Tayong mga believer, quote and quote believer, who once accepted Jesus Christ as personal Lord and Savior, okay, they were able to understand the gospel, they were able to understand his or her spiritual condition. Pag sinabi nating spiritual condition, dati, hindi natin alam na hindi tayo makasalanan. Dati, nung lost pa tayo, bulag pa tayo sa katotohanan that Jesus Christ needed to accept as our Lord and Savior. Ngayong believer na tayo, naniwala na tayo at naunawaan na natin yung atin pong kalagayan. Ako pala ay mapupunta sa impyerno. Ako pala ay hindi ligtas. Ako pala ay makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas at walang ibang tagapagligtas. Naunawaan mo to ha. Walang ibang tagapagligtas ng iyong pong buhay maliban kay Kristo. At naalala niyo po mga kapatid, ang mga believer, they once believed and accepted Jesus as personal Lord and Savior. And I do believe mga kapatid, if you confess, if you profess, if you believe that you are Christian now, okay, ikaw ay nagkaroon ka ng pag-amin sa iyong kasalanan, sa harapan ni Kristo, sa magitan ng panalangin, at sa magitan din ng panalangin, tinanggap mo siya bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas. Yan po ang believer. Kung wala pa pong mga kapatid na pag-amin, pagsuko ng buhay, pagkilala na siya ay Panginoong Diyos, at paghingi ng tawad sa inyong makasalanan, at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas, and then you need to do this. At kailangan nating maniwala at tanggapin siya bilang Panginoong Diyos tagapagligtas. At hindi natatapos dyan. Ito po yung nagiging misleading natin eh. Okay, tanggapin mo na si Kristo, okay na yan. Kahit baliko buhay mo, okay na rin yan, no? I don't believe that. Kasi kung tunay mong naniwala ka kay Kristo bilang Panginoong Diyos tagapagligtas, hindi lang siya Savior, Lord din siya ng buhay mo. At kapag Lord siya ng buhay mo, ang masusunod hindi ikaw. Ang master natin. Kaya ang tawag po natin dyan, a believer is being able to start a new life. Simula ng panibagong buhay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, if anyone who is in Christ, he is now a new creation, the old has gone, and the new has come. May panibagong journey, may panibagong tunguhin, may panibagong lakbayin, at ito pong lakbayin na ito is to grow in our faith in Him, no matter what happens and no matter what it takes, sisikapin po nating lumago, mag-get involved, at syempre maging worker and disciple maker sa biyaya at tulong ng atin pong Panginoong Diyos. Pastor, bigyan niyo nga ako ng linaw konti sa mga ilang mga categories. Ano ba ang pagkakaiba ng lost at saka ng believer? Ng stage 1 at saka stage 2. Okay? Ano ba ang pagkakaiba ng chair 1 at saka ng chair 2? Nasa chair 2 na po tayo. At sana yung mga chair 2, huwag na kayong bumalik sa pagiging chair 1. Yan po yung binanggit natin noong nakaraang linggo eh. Professing that they are Christian but they're still living in sin. Professing that they are quote-unquote believer of Jesus Christ but they do not want to follow the Lord. They are still lost. And the challenge sa lost believer, come and see, sabi ni Jesus Christ. At pagdating sa believer na, follow me na.
Okay? Ang description po mga kapatid sa lost, they are dead spiritually. Patay tayo spiritually. Okay? Lost nga tayo. Pero pag believer ka na, inadopt ka na as his son and daughter ng atin pong Panginoong Jesus. Nagkaroon na ng relationship. Okay? Ang biblical name natin dyan, ang mga lost people nung chair one, categorically, mga seeker yan. Alala niyo, hashtag seeker, hashtag unbeliever, okay? And hashtag lost. At pagdating nyo, kapatid, sa believer, categorically, ang biblical name nila, believer na. Ang chair to believer na sila. Okay? Pang-apat na kategory, mga kapatid, concept. Sa mga lost people, we need to win them. From darkness to light. They need to hear the gospel. And we need to win them. Because they are living in sin, at ang iba marahil bulag pa rin sa katotohanan, and we need, mga kapatid, to share the gospel to them, to win them by the grace of God through the power of the Holy Spirit. And the concept for the believer after winning them is to build them. At tayong mga mananampalataya na, okay, sana nandito na tayo sa build. Okay, sana nga lang yung build stage na yan nasa year 1, 2, and 3. Kapag nasa 10th year na kayong Christian and 15th year na Christian, okay, matatag na tayo dyan, hindi na tayo build. Although continually yan, continuously yan, nagbibuild tayo ng ating mga sarili, pero sana pag 10 to 20 na, eh hindi na. Tapos na tayo sa pagiging worker at patuloy tayo nagiging disciple maker. And for the sake of our discussion this morning, mga kapatid, ang atin pong tuon ay believer. We need to build yourself, your spiritual journey. At yan, mga kapatid, ang hamon po natin sa mga mananampalataya. Anong basic needs po nila? Ang basic needs ng lost, they need the gospel. Gospel is the answer. And they need Christian friends. Okay? They need us. They need you. Yung mga hindi mananampalataya, they need to listen. They need to hear. They need the gospel of the Lord Jesus Christ. At kapag believer ka na, kinakailangan ma-establish mo sa iyo yung identity mo. Yung identity natin, Christian na tayo. Hindi na tayo, mga kapatid, lost. Wala na tayong crisis, identity crisis. Na gustong pang bumalik sa kadiliman, balikan ang kadiliman, eh ayaw nating magliwanag. That's our identity. We are the salt and light of this world. Kaya pag believer na, mga kapatid, ito nga eh. Dito po mapasok yung disciple making. You need spiritual director, spiritual mentor, spiritual small group leader. Huwag tayong magmagaling na we can do our own. Huwag tayong magsabi, I don't need a parent spiritual leader. I don't need guide. Oh no. Alam niyo po, mga kapatid, dahil ako pastor, ah. Uhaw na uhaw po ako, mga kapatid, sa mga spiritual parent. And I myself, okay, I am attending my continuous spiritual feeding from my mentor. Alam niyo ba yun? Ako din. Umaattend din ako ng growth group namin doon. Sa aking mga mentors. Kasi I myself believe
that I should not exist by my own. Someone would mentor me. Someone would direct me. Someone would empower me. E tayong mananampalataya. Parang kating-kati tayo sa small group. Sa small group leader. Ay, nako. Why? Because you need a spiritual director, mentor, mga kapatid. Ayaw po tayong tumanda lang sa pananampalataya at pagkatapos nun mamatay na. I do not want you to become like that. To become old in faith. I do not want you to become old in faith. I want you to grow more and grow old in your faith. Kung kayo po mga kapatid, gusto niya po lang tumanda, eh wag ho kayo dito. Ang sa Saved by Grace, gusto po nating ituro, lumago, tumanda sa pananampalataya na lumalago. Kasi mga kapatid, hindi eh, para lang kayo sa vision, nagpapabigat lang kayo sa barko. Okay? Marahil maghanap po kayo ng simbahan na nagki-cater ng ganun. Na sige, dito kayo tumanda. Ayaw namin kayo, kahit di na kayo lumago, no? Sa church, hindi. Gusto namin kayo makasama habang buhay, pero lumalago tayo paunti-unti. Ito kasi yung pathways, mga kapatid. Ito yung pathways natin. At ang skills po natin dyan, mga kapatid, again ha, kaya dito natin ipinapasok yung spiritual mentoring at magma-mentor ho tayo. Alam niyo po, mga kapatid, ang sarap kaya na merong kang kinikilala na director, mentor, at teacher mo, na guide mo. At syempre, maganda rin na ikaw din, nag-serve ka rin as mentor by God's grace, hindi ka mananatiling anak, mananatili ka ding ama at nanay sa espiritual na kalagayan at buhay ng iba. Pasalin-salin. Pasalin-salin-salin, mga kapatid. At ang ating pong skills needed sa lost, wala pa. Sa believer, meron na. You need to walk in your faith. You need to talk with God, prayer ito. You need to feed themselves because they need to grow and you need to clean themselves. They need to live a holy life. It's not because of you. It's because of the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit that is living in you. Sa lasting fruit, mga kapatid, sa mga unbeliever, wala pang mga fruit yan. Kasi nga, disconnected pa rin sila. Pero pag believer na, meron ng fruit. At na-discuss nga din natin po yan, mga kapatid, oh, yung character. Okay? Ano po yung pwedeng maging fruit po natin? Balikan po natin. Okay? Christ-like character. Okay, ano po yung isa? Ang itatawag natin, Christ Commission, responding to the Christ Commission. Ano pa ba? Responding to the Christ Calling. Yan yung mga fruit po natin na pwede po nating makita. Now, sa atin pong pag-aaral ngayong umaga pong ito, tatanungin po natin, bakit kaya? Why do you think a person needs to believe in Jesus and accept Him as personal Lord and Savior? Bakit kailangan ng isang taong nabuhay sa mundong ito na maniwala kay Kristo at tanggapin si Kristo bilang sarili, personal na Panginoon at tagapagligtas? Okay. Bakit niya ang tao? Itong magandang tanong. Why do a person needs to believe in Jesus and accept Jesus Christ as personal Lord and Savior?
Tingnan po natin, mga kapatid, gagamitin ko po yung istorya ng Lazarus at saka po ni Rich Man. At dito po tayo uhugot ng sagot, bakit nga kailangan ng tao makilala si Kristo, paniwalaan si Kristo, at tanggapin si Kristo bilang Panginoong Diyos tagapagligtas? Basahin po natin, mga kapatid, ang kwento. Okay? Verse 19. There was a rich man who was dressed in a purple and fine linen and lived in luxury every day. Okay? Verse 20. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores. Okay? Punong-puno ng sugat ang kanya pong katawan. And longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died. Mamatay po, mga kapatid. And the angels carried him to Abraham's side. And the rich man also died and was buried. In Hades or Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham! Acknowledge siya, no? Father Abraham! Have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Mamaya, Father Abraham, pakisuyo nga po kay Lazaro. Okay? Itagtampisaw ang kanyang daliri sa tubig dahil init na ako dito. Because I am in agony in this fire. Yung ginamit na word, agony. Okay. Hirap na hirap siya. Mainit na nga, nararamdaman niya pa rin yung hirap. Verse 25, but Abraham replied, Son, remember that in your lifetime, you receive. In other words, while you are still living here on earth, your good things while Lazarus received bad things, but now he is comforted here and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place so that those who want to go from here, you cannot. Sabi niya, hindi na pwede yung mga nari rito makapunta dyan. At yung mga nariyan, hindi na pwede makapunta dito. Can anyone cross over from there to us or to here? And verse 27, he answered, look at this. Then I beg you, Father, please send Lazarus to my family. For I have 5 brothers, let him warn them so that they will not also come to this place. Sabi ng mayaman, ayoko silang mapahamak. Ayoko silang mapunta dito sa impyerno na ito. Now, answering the question, bakit kailangan ng tao, generally na maniwala kay Kristo at tanggapin siya bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas. May tatlong katotohanan po dito, mga kapatid. Ang unang katotohanan, because the reality of life after death between heaven and hell and what the Bible says, only Jesus is the way. Ang katotohanan, mga kapatid, sa kwento, very conscious sila. There is life after death. Na ibang paniniwala, wala nang life after death. Maglalaho na lang ang ating mga kaluluwa. Parang mga bula. No! The Bible is teaching that there is life after death and there are two places.
One is heaven together with the Lord, and one is hell together with Satan. And there is no other way up but Jesus Christ. Ano po mga kapatid ang sabi po sa kwento? The time came when beggar died and the rich man also died. The angels carried him in the everyone's Abraham's side. At pagdating mga kapatid sa sabi naman sa verse 23, the rich man in Hades. The other term for hell. And in Hades, tingnan niyo po mga kapatid ha, very specific oh, where he was tormented or being tormented while Lazarus is enjoying the beauty and the comfort there in heaven. Alam niyo po mga kapatid, ito ang pinakamagandang dahilan kung bakit kailangan nating maniwala kay Kristo bilang Panginoong Diyos tagapagligtas. Dahil ang totoo, there is life after death. At wala pong purgatorio, dire-diretso po tayo sa impyerno kapag walang pagkakilala kay Kristo ang isang tao at kasama natin ang Panginoong Diyos sa langit. Sa mga taong minsang nagsuko, naniwala at tumanggap kay Kristo bilang Panginoong Diyos tagapagligtas based on the very story made by the Lord Jesus Christ. By the way, no, this story was narrated by the Lord Jesus Christ. Hindi lang sinulat yan ni Luke, kasi Luke yung ating preference dito. It was the Lord Jesus Christ ang nagkukwento po dito at minention niya itong kwento between the rich man and the beggar, who is Lazarus. Pangalawa, mga kapatid, why do we need, or why do a person needs to believe in Jesus Christ? Because the only chance given to us is here. Because the only chance given to us is here on earth, while you are still alive and not after death. Dapat maliwanag po ito mga kapatid based on the story. Sabi niya, sabi doon sa mayaman ni Abraham, wala nang chance, anak. Yung mga dito, hindi na makakapunta riyan at yung mga nariyan, hindi na makakapunta dito. In other words, ang chance lang na binibigay sa atin ay habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Pagkatapos po nito, wala nang mga chances. And every day is a chance. If you do have 365 days a year, you have 365 chances every year. And if you live 10 years, 20 years, 80 years, you have 80 years of chances na binigay sa iyo ng Panginoong Diyos. At pinipilit po nating ayaw tanggapin si Kristo at nagbubulag-bulag tayo sa katotohanan. Ang chance lang natin dito sa lupa. Maliwanag ba kapatid sa kwento eh? Tingnan niyo po. Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in the water to cool my tongue. I am in agony in this fire. Ngunit, sumagot po si Abraham. Sabi ni Abraham, remember that in your lifetime, and verse 26, signan niyo po mga kapatid sa verse 26, there is a great chasm, napakalawak na pagitan between heaven and hell. Those who want to go from here, you cannot. At pagdating doon sa impyerno, papunta dito sa lakay. Kaya nga wala ng purgatorio eh. Ang sabi po dito ni Jesus Christ ha, nor anyone cross over from there to here.
wala nang chance. Useless yung panalangin nila. Ipanalangin ang kaluluwa nila, wala na. Wala nang chance. The only chance that we have is here, is now. Habang tayo ay humihinga, habang tayo sa mundong ito, this is our only chance. At wag nating sabihin, we only have one chance, no? Every day is another chance na binibigay sa lahat ng mga tao para makilala si Kristo bilang Panginoong Diyos tagapagligtas. And that is a very good reason why a person needs to believe in the Lord Jesus Christ and accept Him as personal Lord and Savior. Because we have given the chances. And these chances, mga kapatid, ay habang tayo po ay nabubuhay pa. And pangatlo, mga kapatid, a person needs to believe in the Lord Jesus Christ? Una, the reality of heaven and earth. The reality of life after and death. Pangalawa, mga kapatid, the only chance is here. And lastly, mga kapatid, because there is no better place but to be with Jesus in heaven. Wala nang pinakamainam at pinakamaganda na lugar na pwede po nating tunguhin eternally, kundi makasama si Kristo bilang ating Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, ang tanong dito, saan tayo dadalhin ng ating pong buhay ngayon? Kasama na ba natin si Kristo sa langit? O ang kaaway ng Diyos doon po sa impyerno? Kaya nga sabi po ng mayaman, tignan po ninyo. Then I beg, nakikiusap po ako sa inyo, send nyo po si Lazaro sa aking pamilya. Sabi niya, sila may chance pa. Ang sabi niya dito, I have 5 brothers, let him warn them so that they will not also come to this place. Because this is not a better place. This is a place of torment. Place of fire. Buhay pa yung mga kapatid ko doon. Pakisabihan nga po, pakiwarning nyo po na ayoko po silang mapunta dito. At ito ay impyerno. At hindi yon better para sa kanya. Siya na mismo nagsabi nun, ha? This is not a better. Alam niya eh. Alam nitong mayaman na ito that the best place to spend eternity is to be with the Lord Jesus Christ. And lastly, mga kapatid, now, we are believer. Tayo kasi ngayon, yung isang mga unbeliever yun, yung diniscuss natin, why they need to accept. Sige nga, tayo, sinabi na natin, nasa chair 2 na tayo. Okay? At sana nga lahat dito, chair 2 na. Once you have accepted the Lord Jesus Christ as personal Lord and Savior. Then the question, this is a very good question. Then what is next for us? Ano nang susunod? Ngayong nasa chair 2 ka na, ngayong believer ka na, ngayong nagsuko ka na ng iyong buhay kay Kristo, ano na ang sunod? Ito na, simplihan lang natin mga kapatid, this will I conclude. Okay? Now we are believers of Jesus, then what's next for us? Maliwanag ho yan, mga kapatid, follow. Sabihin nga po natin, follow. Okay, ulit ho, follow. Nung nalaman mo, mga kapatid, na kailangan mo si Kristo, nang nalaman mo na ikaw ay makasalanan, na nalaman mo kapag hindi mo siya tinanggap bilang Panginoong Diyos sa tagapagligtas, ay mapupunta ka sa impyerno,
Kaya nagnanalangin ka, nagsuko ka ng iyong buhay. At pagkatapos nun, mga kapatid, this is the expectation. This is another stage. After you accepted, after you acknowledge that you are sinner, saved by grace, and then you need to follow. Kaya nga sabi dito ng ating Panginoong Jesus kay Philip, dito po sa John chapter 1, particularly in verse 43, the next day, Jesus decided to leave Galilee. Finding Philip, he said to him, follow me. Hindi sinabi ni Jesus Christ, sige, maniwala lang kayo sa akin, okay na. Happy-happy na kayo. No! Kayo na sumunod sa buhay ninyo. Kayo na pumili sa direksyon na gusto nyong tahakin. I-disregard nyo na ang Biblia. No! Very specific si Jesus Christ. Ang sabi niya, follow me. Itong magandang tanong, mga kapatid, na isagutin po natin ngayon. Sino ang sinusunod mo ngayon? Itong magalawang pagandang tanong, si Kristo nga ba ang nasusunod sa buhay po ninyo? Kapatid, every time, every day itong tanungin natin sa ating sarili. Not only today. Because every day, Jesus Christ deserves to be followed by us. Every day is another opportunity to follow Him. And I do not want you, mga kapatid, yes, you say that you are Christian. At wala na tayong gagawin. Ayaw ho kasi namin, mga kapatid, tayo dito tumanda na walang pagsunod. Gusto ho natin, mga kapatid, habang tayo tumatanda, sumusunod tayo. Lumalagaw ho tayo. Hindi ho ako nagsabi nito, si Jesus Christ ho. Because after we believe, we need to follow. We need to follow Him. Okay? Huwag na ho tayong paikot-ikot sa wilderness. Huwag na ho tayong umikot-ikot. Hindi ho maganda. Hindi ho maganda. At ayaw na ho nating bigyan tayo ng Lord ng another 20 years. Kaya nga medyo may diin na, mga kapatid, ang aking pong pagpipreach at paglalahad ng gospel. Because I do not want to lead this church in another 20 years of life in wilderness. Paikot, ikot, ikot, na wala namang nararating. Alam niyo po ba ganun yung naging buhay ng Israelita sa wilderness? Paikot-ikot lang sila. Hindi naman sila na talaga nakakapunta sa lupang pangako. And I do not want you to lead this church to lead on that place. Tama na ho yung 20 years. Sumunod na ho tayo. At ang pinakamasarap na gawin nating pinakamananampalataya, sumunod kay Christ. Amen po ba? Ayun. Amen ho ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Pangalawa. Now we are believers of Jesus Christ, then what is next? Follow and then grow. Follow and then grow. At sa atin pong kultura, mga kapatid,
You can grow individually, but the best place to do that and experience that is through a small group. Grow with others, not grow alone. Masarap kayang may kasama kang lumalago sa pananampalataya, hindi ka man lang nag-iisa. Huwag ho tayong mabuhay na nag-iisa. Malapit na. Magiging dalawa. Okay? Mga kapatid, kaya yung concept ng small group na narito, you need to grow. And grow with others. Grow with someone. Grow with people. Grow with Saved by Grace. Grow with us. Ang sarap din na makita ka namin na lumalago. At sana mga kapatid, niyayakap natin tong stage na to, grow. Because this is part of the expectation of the Bible. Kaya nga, sabi po ni Pedro sa kanya pong turo sa mga mananampalataya, like newborn babies, crave for spiritual milk. So that it may it by it, you may grow up in your salvation. Diba? Hindi lang tayo mananatili, mga kapatid, na pagtanggap. We need to continue to grow. At mga kapatid, sa Saved by Grace, sama-sama po tayong mag-grow. Grow with your small group. Grow with other people. Don't grow alone. Grow with us. Grow that someone is leading you. Someone is directing you. Someone is empowering you. Grow with that kind of culture. On that experience that you acknowledge that you need someone who mentor you, who is guiding you until you reach the maturity of your faith. And lastly, mga kapatid, this will I end. Now we are believers of Jesus, then what's next? Follow, grow, and the last one is show. When we talk about show, it talks about living. You let other people see in you. You let others see Christ in you. Changes in you. Transformation in you. Show to the people the light that is in you. And we need to show to other people the light of Christ that is within us. Ang sabi po mga kapatid dito po sa James chapter 2 verse 18, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds. At sabi po ni James, I will show you my faith by my deeds. We need to showcase the Lord Jesus Christ in us. Nang paulit-ulit na sinasabi ni Apostle Pablo, I have been crucified with Christ and I am no longer live, but Christ is living in me. And let the Christ that is in me is being seen by you. Show your faith to others. Iparamdam naman natin na Christian tayo. Na hindi lang tayo magkakagulatan, ay Christian ka pala. Kasi parang hindi nila nakikita yung difference between Christians or non-Christians. In other words, mga kapatid, in summary, now we are believers of Jesus, then what's next? Una, follow Jesus. Pangalawa, grow with Him. And God's family, grow with Him,
grow with God's family, grow with small group. And lastly, mga kapatid, show your faith to others. Now, last slides. Kamusta ka na po sa iyong pagiging believer ni Jesus? I hope, mga kapatid, and I pray with the grace of God. Patuloy po nating nilalakbay ito. Huwag po tayong manatili na tayo po, mga kapatid, tumanggap lamang at ayaw nating lakbayin ang mundo ng paglago, ang mundo ng pagsunod, at ang mundo ng pagkapakita ng atin pong pananampalataya sa ibang mga tao. Ano kung sabi ko po nung nakaraang Friday? Nung Friday, sometimes, before they believe in Jesus, they believe us first. They believe us first. They will not believe in Jesus unless they don't believe you. Kaya nga mga kapatid, sa biyaya ng Panginoong Diyos, patuloy lang natin to. Sabay-sabay tayong lumago sa atin pong iglesia. At gusto po natin ang pathway na ito ay nilalakbay ng bawat isa. Manalangin po tayo. Ang maraming Diyos sa dakila sa lahat, maraming pong salamat sa inyo. Sa araw na ito, Panginoong Diyos, ang binigay niyo po sa amin. At patuloy niyo po kami, Panginoong Diyos, kausapin kaming mga mananampalataya, Lord. You have been saved by grace. And you do not want us to become status quo in the condition of our spiritual life. But you need us, Lord, to see that our spiritual journey ay aming pong nilalakbay bilang mga mananampalataya. And you want us to see that we are growing in our faith. Panginoon, kausapin niyo po kami as we sing this song, Lord, dakilang katapatan and napakabuti mo. Continue to speak to us, Lord, and we will give you the highest worship and adoration this morning. Mga kapatid, I request everyone to tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang dakilang katapatan at sabihin natin sa Panginoong Diyos, Lord, napakabuti po ninyo na refresh po kami ngayong umaga pong ito sa kondisyon ng aming pong spiritual life. Acknowledge po namin na kailangan po namin mag-follow, mag-grow, and mag-show. Naunawaan po namin, Lord, that the only chance that a person is being given is here. And help us, Lord, to retell the love of Jesus to other people na hindi pa po nakakilala kay Kristo bilang Panginoong Diyos tagapagligtas. Lord, we thank you, we honor you, Lord, speak to us. Salamat po sa inyo, Panginoong Diyos. Sinya kay buti ng ating Panginoon magtatapat sa habang panahon maging sa kabila ng aking magkukulang biyaya niya'y patuloy na naan. Sabahin natin ang pangalan katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin katapatan niya. Dakila ka, O Diyos, takat ka ng tubay,
sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulaw man masakit ng lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa Him in this place, oh Holy Spirit, move in this place.
speak to us, O God. Touch everyone's heart. We surrender our life to you. Napakabuti po ninyo sa amin, Panginoon. Palakpak para sa Panginoon. Yes, come on. Let's worship Him. Panginoon, maraming pong salamat sa inyo. Salamat po sa inyo pong salita. Salamat po sa inyo pong hamon sa aming lahat, Panginoon. Salamat sa inyo pong pagkilos. Thank you, God, for encountering us this morning. Pagpalain niyo pong mga kapatiran po namin sa kaniklilang mga tahanan. Pagpalain niyo rin po, Panginoong Diyos, ang mga kapatiran po namin sa loob ng amin pong bahay, sambahan. Panginoon, iunat niyo po ang iyong masaganang biyay at pagkapala sa amin pong lahat. Isang linggo na pong hamon ng buhay ang amin pong kakaharapin. At ang amin pong dalangin, Panginoong Diyos, iunat niyo po ang iyong pong masaganang biyay at pagkapala. Ipagkalob niyo po ang pangailangan namin sa araw-araw. Ingatan niyo po kami sa lahat ang ngayon pong gagawin at pupuntahan. At patuloy niyo po kaming yakapin ng iyong pong pag-ibig mula ngayon at sa muli po naming pagkikita-kita. Panginoon, maraming pong salamat sa inyo at mahal na mahal po namin kayo. Sa atin pong benediksyon, itaas po natin ang ating mga kamay. Ayon sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sumainawa ang pag-ibig ng Diyos, ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pakikipisan at kapangyarihan ng Santong Espiritu ngayon at magpakailanman. Lord, may you bless us indeed. May you enlarge our influence in our territory. May your hand put be upon us and may you keep us from an evil nor harm. We bring back to you all the glory, praises, and adoration. This we pray in the name of the Father, and of the Son, Jesus Christ, and of the Holy Spirit. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sa mga kapatid po natin sa Zoom, pwede po bang i-open po natin ang ating mga camera para po sa atin pong victory song. Amen. Awitin po natin ang kay Jesus at karapat-dapat bilang ating victory song. God. Thank you, Lord, for the challenge. Thank you, Lord, sa hamon na binigay mo sa amin. Patuloy mo po kami inspire, oh God, to live it out. Yes, Jesus. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Kasi hallelujah.
sa online. Magkita-kita po tayo muli next week sa ating service at maging sa ating night of worship and Friday night at Lord's Table. Yan, sige po. God bless us all po.